ka! Ang malambing na boses ni Tita Amor ang sumakop sa buong mansyon nang dumating kami. Sinalubong niya ako at niyakap. Hindi ko akalain na ganito ang bubungad sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kaba sa akin dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Si Ashton ay nasa tabi ko at ang kanyang kamay ay nakapulupot sa aking bewang. Hindi ko akalain na bumisita kayo ulit! Hinawakan ni Tita ang kamay ko matapos niyang yumakap sa akin at saka piniga-piga. Nakabuo na ba kayo, iha? Umaasa na tanong sa akin ni Tita Amor. Namilog ang mata ko sa tanong niya at biglang namula ang pisngi ko sa hiya. Hindi ko akalain na itatanong niya iyon ng harap-harapan. Tumikhim si Ashton sa tabi ko. Ma'am, I think hindi yun dapat pag-usapan dito. Dismayado akong binalingan ni Tita. Mali ba iyon, iha? Ashton, ang gusto ko lang naman ay makabuo na kayo ng isang pamilya. Dahil matanda na ako. Kailangan ko ng isang apo. Dapat sipagan ninyo sa paggawa. Mayaman naman ang anak ko, iha. Na kahit 10 anak ay kayang-kaya niyang buhayin. Hindi ko maatim ang sinabi ni Tita. 10? Ay, Diyos mayo. Ma'am! Pagpipigil ni Ashton kay Tita at lumuwag ang kanyang pagkahapit sa bewang ko. Nabitiwan ako ni Tita at tiningnan ang anak. Bakit, iho? Hindi mo in-apply ang tips na binigay ko? Tumaas ang boses ni Tita Amor, kaya medyo napaatras ako sa gulat. Maging ang mga kasambahay na nakarinig at ang anak niya na si Ashley ay natigilan din sa ginagawa. May hawak na video camera si Ashley habang nasa sala. Kumunot ang noo ni Ashley nang bumaling siya sa amin. Ngunit nang makita ako, ay namilog ang mata niya at napatayo. OMG! Ate Kat! At agad siyang naglakad patungo sa akin. Nang makalapit ay hinila niya ako palayo sa dalawa at niyakap ang braso ko. Malaki ang ngiti niya habang tinitingnan ako. Miss kita, Ate Kat! Mabuti at napadalaw ka rito! Miss ko na ang makipagkwentuhan sa'yo! At halos hindi ako makahinga nang gigigil niya akong niyakap. Napangiti na lamang ako. Si Ashley Monteverde ay ang pinakabunso sa 4 na magkakapatid. Siya ay 18 years old at nag-iisang anak ni Tita Amor at Tito Ash. Bata pa si Ashley ngunit favorite yata siya ni Lord dahil sa kagandahan na ibinigay sa kanya. Noon pa man, napansin ko na ang pagiging protective kuya ni Ashton sa kanyang bunsong kapatid dahil sa dumadagsa na manliligaw sa school. Bukod doon, si Ashley ay mahilig mag-vlog kaya sanay siya makipaghalubilo sa mga tao. Nang nilingon ko si Tita ay kita ko na napailing na lamang siya sa ginawa ng anak at buong atensyon na hinarap muli si Ashton na ngayon ay masama na ang tingin kay Ashley. Akin muna si Ate Kat ngayon. Bleh. At bumelat pa si Ashley pagkatapos niya akong niyakap. Kailangan muna nating hintayin ang aking kaibigan bago tayo magsimula sa ating salo-salo, Ashton. Call Sabrina at papuntahin mo ang mommy niya dahil baka nakalimutan na naman ni Kelly ang usapan namin. Inis na nagpadyak si Ashley sa narinig mula kay Tita Amor. Hay, Sabrina na naman! Umirap si Ashley at saka hinila ako patungo sa couch. Siya na naman ang magiging bida sa bahay na to. Gosh, I hate her guts so much. Masyado siyang sip-sip at feeling niya ay girlfriend siya ni kuya. Hindi na lamang ako nagsalita at napatingin na lamang kay Ashton na ngayon ay hindi na maipinta ang mukha habang kausap ang kanyang mommy. Dito ka muna magpahinga kung gusto mo. Ani Ashton nang makapasok kami sa loob ng kwarto niya sa mansyon na ito. Tahimik kong pinagmasdan ang kwarto niya. Marami ang nagbago at mas naging malawak ito kumpara sa unang tapak ko rito noon. Huwag mo nang isipin ang sinabi ni mommy. I didn't call Sabrina. I called her mom. Paliwanag ni Ashton kahit hindi naman kailangan. Hindi naman ako nagtano. Nakagat ko ang labi ko sabay iwas ng tingin nang biglang naghubad si Ashton nang walang pasabi. Nakita ko tuloy ang kanyang abs. Hindi ko pa naman maiwasang tingnan kasi ang sarap hawakan.
Tumikim ako at naibaba ang tingin sa kama niya. Agad akong nagtungo roon nang hindi siya tinitingnan at umupo. Ang lambot. Tumingin ako sa ibang gamit na malapit sa kama niya at natigilan lang ako nang napansin ko ang isang picture frame na nasa side table malapit sa lamp. Bumilis ang tibok ng puso ko at unti-unting lumapit doon. It was us in the picture. Naka-piggyback ride ako sa kanya habang pareho kaming nakangiti. Hindi ko maiwasan na maalala ang nakaraan. Wala sa sariling napangiti ako at akmang kukunin ko na sana ang picture frame nang maunahan ako ni Ashton. Agad akong napatingin sa kanya. Ash, gusto ko lang tingnan. Umiling siya at inangat ang picture frame. Nakangisi siya kaya medyo nainis ako. Ash! Tumayo ako at sinubukan kong abutin, ngunit mas lalo niya lang inangat. Sinamaan ko siya ng tingin. Ash, gusto ko lang makita! Sinampak ko ang isang palad ko sa dibdib niya at sinubukan ko muling abutin ang picture frame. Akin na! Ngunit natigil ako sa pag-abot nang napansin ko na natigilan siya. Ako rin ay natigilan at narealize ko kung bakit. Napasinghap ako at para akong napaso dahil agad kong inalis ang palad ko sa nakahubad niyang dibdib. Sorry, ikaw kasi... Sumeryoso ang kanyang tingin at ibinaba ang picture frame. Akma kong kukunin, ngunit hindi ko nagawa dahil marahan niya akong itinulak sa kama kaya napatili ako. Ashton! Napahiga ako sa kama. Dinaganan niya ako at halos lumuwa ang mata ko sa ginawa niya. Ang kanyang mga mata ay titig na sa akin. Nang magkatinginan kami ay bigla siyang lumapit kaya inilagay ko ang mga kamay ko sa dibdib niya upang pigilan siya sa paglapit. Ash! Napasingap ako nang bigla niyang idiniin ang kanyang sarili sa akin. Namilog ang mata ko at namula ang pisngi, lalo na nang naramdaman ko ang kanya sa akin. Is he horny? King ina, ngayon pa talaga? Ash! Hindi na niya ako binigyan ng pagkakataon na magsalita pa dahil sinugod na niya ang labi ko ng isang agresibong halik. Napahawak na lamang ako sa kanyang balikat at sinuklian ang kanyang halik. Ang kanyang kamay ay naging malikot, kung saan-saan na lamang humahaplos na talaga namang nagpadaing sa akin. Akmang pipikit na sana ako nang makita ko ang kanyang kapatid na parang nakakita ng multo habang nasa may pintuan. Tulalang nakatingin sa amin. Napasinghap ako at natarantang itinulak si Ashton palayo sa akin at agad bumangon paupo sa kama. Agad kong tinakpan ang mukha ko dahil sa kahihiyan. Bakit, Kat? Hindi ko akalain na makakakita ako ng live jugjugan dito. Ani Ashvon nang makarecover sa nakita at humalakhak pa. Mas lalo kong tinakpan ang mukha ko at ramdam na ramdam ko na ang pamumula ng pisngi ko. Lord, baka naman gusto mo na akong kunin. Ito na yata ang tamang oras. Nakakahiya. What the hell are you doing here, Ashvon? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ashton sa buong kwarto nang makita ang kanyang kapatid. Unti-unti kong tinanggal ang kamay ko sa mukha ko at sinulya pa ng kaunti si Ashvon na ngayon ay nakasandal na sa pader. Sobrang laki ng ngisi. Maihihiramin lang sana ako galing sa'yo, kapatid. Live jugjugan pala ang makikita ko. Akala ko ba ay virgin ka? Mukhang expert ka na yata sa bagay na yan. Humagikik si Ashvon pagkatapos, kaya sumabog lalo si Ashton at inis na bumaba sa kama. Shut up and leave! Inis na sigaw ni Ashton kay Ashvon at itinuro pa ang pintuan. Humalakhak si Ashvon at natuwa pa yata na asa rin si Ashton. Binalingan ako ni Ashvon at makahulugan akong tiningnan. Sa hiya ko ay yumuko ako. Gumanda lalo si Katarina. Aniya at narinig ko na lamang ang pagbagsak ng isang bagay. Tingin ko ay may ibinato si Ashton kay Ashvon. Okay. Tumawa si Ashvon. You can continue the show, bro.
Lalabas na ako. Nang nakaalis na si Ashvon ay binalingan ko si Ashton na nakapamewang na habang nakatingin sa pinto na nakasara na. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saka tumikim. Nagmura muna si Ashton bago ako nilingon. Don't mind him, Katarina. Let's continue. Namilog ang mata ko at mas lalong namula. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Nakakahiya na nakita kami ng kapatid niya. Mabuti at hindi pa ako nakahubad, pero si Ashton ay hubad na ang ibabaw niya. Aksidente kong naibaba ang tingin ko sa alaga niya at napalunok ako nang makita ko ang nakabukol sa kanyang pants. Nag-angat agad ako ng tingin kay Ashton matapos makita iyon. At nakita ko ang kasabikan sa kanyang mga mata. Grabe naman ang bukol na yan. Sumasapaw. Napalunok ako. Lalabas muna ako. Nauutal kong sabi at naglakad na patungo sa may pinto. Kat! Tumigil ako sa paglalakad at tinuro ang bukol niya. Bigla kasi akong natakot. Patahanin mo muna yung bukol mo. Mabilis ko na sabi at niyakap ang sarili. Nakakatakot naman yan, Ashton. Unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Ngiting pang-aasar. How? Akmang lalapit siya sa akin, ngunit inangat ko ang kamay ko para pigilan siya. Diyan ka lang! Sinamaan ko siya ng tingin at umiling pa. Dinilaan niya ang kanyang labi at tiningnan ako. How can I make my junior calm down? Sabik na ito sa'yo. Hindi na maipinta ang mukha ko sa narinig. Pati ang ilong ko ay nag-react na dahil sa kalandian ng lalaking to. King Ina, magsarili ka, boy! Sigaw at mura ko sabay labas agad sa kwarto. Mom, kailangan ba nating hintayin si Sabrina? Naiinis na tanong ni Ashley nang nasa pagkainan na kami. Naiinis ako sa kanya! Nakita ko ang nakakalukong ngisi ni Ashvon na nakaupo sa tapat ko. Alam ko kung ano ang gusto niyang ipahiwatig, kaya nakaramdam muli ako ng hiya dahil sa nangyari kanina. Stop staring, Ashvon! Saway ni Ashton at sinulyapan pa ako. You are making her uncomfortable. Ashton, Ashvon, anong problema ninyo? Nasa hapagkainan tayo. Para kayong mga bata. Ani Tita Amor sabay baling kay Ashley na ngayon ay nakabusangot na. Just keep your opinion to yourself, anak. Alam ko naman na ayaw mo kay Sabrina, pero kaibigan ko ang mommy niya at dadalo sila sa salo-salo natin. Mas lalong bumusangot ang mukha ni Ashley at hindi na lamang nagsalita. Bumuntong hininga si Ashton sa tabi ko, sabay hawak sa kamay ko na nasa ibabaw ng hita ko. Napatingin tuloy ako sa kamay namin bago siya inangatan ng tingin. Ngumiti siya sa akin bago binalingan ang mommy niya na ngayon ay nakataas na ang kilay. Mom, after this ay magli-leave muna ako sa work. I need to spend my time with my wife. Umawang ang labi ko sa sinabi niya at pasimple kong kinurot ang tagiliran niya. Ouch! Gulat niya akong binalingan. Inilingan ko siya. Hindi niya kailangang mag-leave dahil makapag-baby time naman kami sa gabi. Tama naman ang desisyon mo, iho. Sabay kaming napatingin kay tita na ngayon ay nagsali na ng red wine sa kanyang wine glass. Mas mabuti kung sa asawa mo muna ang atensyon mo, lalo na't bago pa lang kayo na ikinasal. At dapat magplano na kayo tungkol sa pagkakaroon ng anak. Gusto ko ng 10 apo. Request ko bago ako mamatay. Grabe, 10 apong? Mula sa amin? Bumilis ang paghinga ko sa narinig. Ano ba naman ito? Mom! Protesta ni Ashton sa narinig habang si Ashvon ay humagalpak ng tawa. Muntik pa niyang masagi ang pichel na dala ni Lucy na siyang nagsasali ng tubig sa baso. Mommy, hindi naman yata kaya ni Kuya ang 10 anak. At saka dapat nga mauna si Kuya Ashvon kasi siya naman ang mas matanda. Umirap si Ashley kay Ashvon at saka nagpatuloy.
at baka malosyang si ate. Ayaw ko nun. Humagalpak muli ng tawa si Ash Von na siyang ipinagtaka naming lahat. Naramdaman ko ang pagsipa ni Ashton sa paa ni Ash Von sa ilalim ng lamesa. Aray! Mommy, what's wrong with them? Kunot noong tanong ni Ashley, pero tanging iling lang ang sinagot ni Tita Amor at kinuha ang phone na nasa gilid lamang ng kanyang pinggan. Tatawagan ko na lang si Kel. Natigil sa pagsasalita si Tita Amor at natigil din ang pagsipaan ng dalawa nang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang matinis na boses ni Sabrina. I'm here, Tita! Excited na lumapit ang sexy na si Sabrina kay Tita Amor at humalik sa pisngi. Nakita ko ang pagniwi ni Ashley. Mabuti at hindi pa kayo nag-start, Tita. Humina ang boses ni Sabrina nang makita ako. Tinaasan ko siya ng kilay. Ngumiti naman siya sa akin. Hi, Katarina! I'm glad na nandito ka. Invited ka pala? Naka-attach sa pagmumukha ng babaeng ito ang kanyang pangmalakas ang ngiti. Hindi ko akalain ang galing niya sa ganito. Ang magpanggap. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Ashton sa kamay ko, kaya napatingin ako sa kanya. Umiling siya sa akin. Don't mind her. Mahina niyang sambit. Bumuntong hininga ako at saka tumango. Where is your mom, Sabrina? Hindi ba kayo magkasabay? Tanong ni Tita Amor. Sasagot na sana si Sabrina nang biglang sumapaw si Ashley na sa tingin ko ay mukhang sasabog na. Inis na kasi ang mukha kahit wala pang ginagawa sa kanya si Sabrina. Mom, what do you expect? Siyempre magdadala pa ng halaman si Tita Kelly dito at hindi siya tutulungan ng anak niya sa pagbubuhat. Natawa si Sabrina at binalingan si Ashley. Well, baby girl, may katulong naman kami para gawin yun. Bakit pa ako magsasayang ng oras, right? Napairap na lamang si Ashley at padabog na kinuha ang baso sa gilid niya at ininom. Oh, I miss you so much, Tita. Hindi mo man lang ako in-inform about sa kanilang dalawa ni Katarina. Madramang wika ni Sabrina sabay sulyap sa akin. Hindi man lang ako in-invite sa kasal, kaya hindi talaga ako naniwala, Tita. Lalo na't magkasama kami ni Ashton sa abroad. So, it's impossible for them to get married. Kakauwi pa lang kasi ni Ashton to build his name in the business world. Gusto ko nang magsalita pero pinigilan ko ang sarili ko dahil may respeto pa naman ako sa hapag na ito at nakakahiya rin kay Tita Amor at sa family niya. Grabe, nanggigigil ako. Gosh, hindi makapaniwalang anas ni Ashley. Nangyari na eh. Kailangan bang invited ka all the time? Pwede bang umupo ka na lang? Nagiging attention seeker ka na eh. Hinihintay namin si Tita Kelly para hindi na maging teleserye itong hapagkainan natin. Ashley, shut your mouth, please. Matigas na saway ni Tita kay Ashley na ngayon ay mukhang naapektuhan sa sinabi ni Tita. Bumuntong hininga si Tita at saka binalingan si Sabrina na nakangiti pa rin. Pasensya ka na sa anak ko, iha. Halika, take a seat habang hinihintay natin ang mommy mo. Tinapik ni Tita Amor ang katabi niyang upuan, ngunit umiling si Sabrina at nilingon ang banda namin ni Ashton. Gusto kong tumabi kay Ashton. May pag-uusapan kasi kami. Kumayom ang kamao ko sa narinig. What? React ni Ashton. Sabrina, iha. Mahinahong sambit ni Tita Amor na mukhang hindi rin nagustuhan ang sinabi ni Sabrina kanina. Tinuro niya ang upuan kung saan nakaupo si Ashvon. May dalawa pa kasing bakanti doon. Doon ang pwesto ninyong dalawa ni Kelly. I'm sorry, but you can't just do that. Walang magawa ang bruha na si Sabrina kundi ang tumabi kay Ash Von na pasimpleng umiinom ng wine. Inaya niya pa si Sabrina na uminom ng wine, pero irap lang ang sinagot ni Sabrina sa kanya at tiningnan ako ng masama. Tinaasan ko siya ng kilay at napangiwi. Hindi rin gaano katagal ang paghihintay namin dahil dumating kalaunan ang ina ni Sabrina na ngayon ko palang nakita.
Nakangiti siya habang sinalubong ang yakap ni Tita Amor. Sa tindig pa lang ng mommy ni Sabrina, katulad ni Tita Amor ay mayaman din. Hindi ko maiwasan ang mainggit kay Sabrina. Kasi kahit masama ang ugali niya, ay may nanay siyang uuwian at mayayakap. Kasi ako, hindi ko yun naranasan. Hindi ko naranasan magkaroon ng ina. Hindi ko naranasan ang ihatid sundo ng nanay sa school noong bata pa ako. Hindi ko naranasan nakantahan ng lalabay bago matulog. Hindi ko pa naranasan na mayakap ng sariling ina. Noon, palagi akong binubuli dahil wala akong nanay. Tinanong ko si Papa noon kung babalik ba ang nanay namin ni Ate sa amin. Pero kahit si Papa ay umaasa na babalik ang babaeng mahal niya sa amin. Ngunit ilang taon ang hinintay ni Papa hanggang sa nawala na siya ng hininga, hindi pa rin bumalik ang kanyang babaeng minahal. Ang huling sambit niya bago siya malagutan ng hininga ay kung gaano niya kamahal ang nanay namin at huwag daw kaming magalit sa kanya. Sumikip ang dibdib ko nang maalala iyon at hindi ko na malaya na tumulo na pala ang luha sa aking mata habang nakatitig sa mami ni Sabrina. Agad-agad kong pinunasan ang luha at napansin iyon ni Tita Amor. Iha, okay ka lang? Napasinghap ako at napatingin din sa akin ang mami ni Sabrina na katulad ni Tita Amor ay nag-aalala rin sa nakita. Katarina, ani Ashton, okay ka lang? Tumango ako ngunit panibagong luha ang tumulo sa aking mata. Napasinghap ako at saka akma kong pupunasan nang maunahan ako ni Ashton. Ako na. Kinagat ko ang ibabang labi ko at hinayaan siya. May masakit ba sa'yo, iha? Tanong ni Tita Amor nang makaupo sa kanyang upuan kanina. Napatingin ako sa mommy ni Sabrina na ngayon ay nakatingin na rin sa akin. Napalunok ako at saka iniwas na ang tingin at sinagot si Tita Amor. Wala pong masakit sa akin, ani ko. May naalala lang ako. Inayos ko ang sarili ko at umupo rin ng maayos. Nang mahagip ng aking paningin si Sabrina, ay nakita ko na nakangisi na siya. Bakit naman umiyak si Katarina? Tunog na aawang tanong ni Sabrina sa akin. Nakatitig ka kasi sa mommy ko. Niyakap niya ang mommy niya nakakaupo pa lang sa tabi niya. Siguro naalala mo na wala ka palang mommy kaya ganun. Ulila ka na, right? Kumirot ang puso ko sa tanong niya. Sabrina, saway ng mommy niya habang nasa akin pa rin ang tingin. Napayuko ako. Busit na babae. Padabog na tumayo si Ashton kaya napatayo na rin si tita. Tumingala ako sa kanila dahil sa gulat. Ashton! Ani Tita Amor. Sabrina, why are you talking like that? Saway ng mommy ni Sabrina sa kanya. Hindi mo dapat sinabi yon. You're being insensitive. Nagulat si Sabrina sa sinabi ng mommy niya. Mom, huwag mo kong pagalitan. Sinabi ko lang ang totoo. Hinampas ni Ashton ang lamesa kaya napatalon ako sa gulat. Mom, ayokong maging uncomfortable ang asawa ko. And Tita Kel, I'm sorry, pero sana disiplinahin mo si Sabrina. She's not young anymore. She's old enough to know her mistakes. At pagod na akong pagpasensyahan siya. Nilingon ako ni Ashton at kinuha ang kamay ko sabay hila patayo. I'm sorry for ruining your salo-salo, Mom. Ashton! Tawag ni Tita, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Ashton at hinila na ako paalis sa dining area.